Buksan po natin ang ating Biblia sa Romans chapter 6 verses 1 hanggang sa 14. Pero ang ating emphasis po ay nasa verse 14. Romans chapter 6 verses 1 hanggang sa 14. So it's good to go back to our expository series on the book of Romans at ano po, ina-align po natin sa ating pag-aaral sa chapter 19 ng ating confession of faith. So we stopped here a few months ago bago po mag-lockdown at ngayon ay this is a refreshing for us. Babalik po tayo sa ating expository series on the book of Romans. Chapter 6 verses 1 hanggang sa 14, pero sa 14 po ang ating concentration ngayon. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus, upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit, kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay ding kasama niya. Nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Now, Paul has been describing our unique and mystical union with Christ sa chapter po na ito, or sa end po ng chapter 5. Ay dinidescribe po ni Pablo ang ating unique, natatangi at mystical union with Christ. We participated in His death and resurrection. We participated. We were one with Christ in His death and resurrection. And because of our union with Christ, namatay tayo sa paghahari ng kasalanan. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay naging kamatayan din natin. Yun ang sinasabi dito sa verse 3 ng Romans chapter 6. Ang kamatayan ni Kristo ay kamatayan din natin because of our union with Christ. Verse 3, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay mga nabautismuhan tungo sa kaniyang kamatayan? So ang punto po ni Apostol Pablo sa opening verses ng chapter 6 is that any abuse of grace, ulitin ko, ang abuse ng biyaya bilang lisensya sa pagkakasala is to fail to recognize the position of the believer.
Bakit ano ba ang posisyon ng isang mananampalataya? Sin no longer reigns over us. Dahil namatay na tayo sa paghahari ng kasalanan. Verse 4, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. So, papaano ba na ang isang tao na namatay sa paghahari sa kasalanan ay magpapatuloy pa sa pamumuhay sa kasalanan? So sinulat ito ni Pablo sa mga mananampalataya na tila baga nakakalimot patungkol sa kanilang posisyon, kinatatayuan kay Kristo. Know ye not? Hindi ba ninyo nalalaman, yun ang sinabi ni Pablo, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death. Now, sa verse 11, mga kapatid, mga kaibigan, pinapakita ni Pablo sa atin ang rason upang i-apply natin sa ating isipan ang katotohanan. So, doctrine first, doctrine. Kailangang i-feed natin ang ating isipan ng tamang doctrine, and here comes the application next. Doctrine first, application next. Yun po ang pattern ni Apostle Paul. Now, ano ba ang doctrine? The old self is gone. The old life is gone. Ang isang mananampalataya ay namatay na kasama ni Kristo. Nakita natin ito, verse 3 hanggang sa verse 6. Baptized into His death. Verse 4, buried with Him by baptism into death. Ang sa verse 6, ang sinabi dito sa verse 6, nalalaman natin ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin sa kasalanan. So, hindi lang sa nawala na ang old life, ang old nature, tayo din ay buhay kasama ng ating Panginoong Hesukristo. So kung ang mga bagay na ito ay totoo sa iyo, kapatid, because you are united with Christ in His death, burial, and resurrection, and since the old man is dead and the body of sin has been deactivated, the body of sin has been deactivated, and since you are dead to sin and alive to Christ, totoo talaga ito sa iyo, now comes the practical application in verse 12. Ano sinabi sa verse 12? Kaya't huwag ninyong paghahariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. So the old man is already dead, pero nandito pa tayo sa katawan na may kasalanan. This physical body, all of the members of our body, but because of our new position in Christ, pwede na nating masupress itong laman na impluensyado pa rin ng kasalanan. That's the practical application. We are not teaching sinless perfectionism. We are teaching clearly what the Bible teaches, that in this world, ang ating physical na katawan ay maaari pa rin maimpluensya ng kasalanan. Pero ang isang palatandaan na tayo ay hindi na nasa ilalim ng kasalanan is that meron ng giyera, meron ng warfare na di-deactivate na. There is now this mortification of the flesh. And then sa verse 14, bakit natin ito magagawa? Bakit natin ito magagawa? Because of verse 14. Pero ang verse 14 na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung pinaka-controversial na bersikulo sa Book of Romans. Ang sinabi dito sa verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. So it really has caused difficulty for many believers all over the world. And this verse has been used to justify antinomianism. Ang ibig sabihin ng antinomianism, it is a belief that the law or the Ten Commandments does not have any place in the life of the Christian. We are not under the law, but under grace. Now, this is really a wrong interpretation, mga kapatid, mga kaibigan. To interpret it this way, ay meron pong dalawang terrible consequences.
It leads us to the dismissal of the Ten Commandments as God's standard of righteousness. Nadidismiss ang Ten Commandments, Matthew chapter 5, verse 19. Kung ito ang interpretation, it leads us to the dismissal of the Ten Commandments. At yun nga ang nangyayari sa maraming mga nag-aangkin na sila ay mananampalataya. Matthew 5:19, kaya't sino mang sumusuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magtuturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. And then, ang isa pang consequence kung mali ang interpretation natin sa verse 14 is that it leads one to totally miss the beauty of what the Apostle Paul is really teaching in this verse. So, meron tayong karagdagang background. Ginugol na ni Apostle Paul ang first five chapters. Medyo mahabang ating review ngayon dahil iniwan natin ito 4 months ago. Paul has spent the first five chapters teaching us the nature of our sin and guilt before God. Dinescribe din ni Apostle Paul na ang lahat ng mga tao ay nasa ilalim ng puot ng Diyos dahil sa kasalanan. At ang purpose ni Pablo ay upang i-point tayo sa ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang justifying grace in Jesus Christ. At pagkatapos ginawa ito ni Apostle Paul, sa chapter 6, binuksan ni Paul ang chapter na ito with the privileges of those who are united to Christ. Ano ang privileges na ito? We have died to sin and are raised to walk in newness of life. At sa umpisa ng verses 12 and 13, nag-uumpisa na si Pablo na i-apply ang practical teaching na ito sa ating karanasan. Verses 12 and 13, yung huwag paghariin ang kasalanan sa mortal nating katawan or katawan na may kamatayan. And then granted, Paul is speaking purely on the level of our will, yung ating kalooban. Ang verse 11 ay nagsasabi sa atin na i-consider natin ang mga katotohanan na ito na itinuro ni Paul at i-apply natin ito sa ating intellect, sa ating mind. I-press natin ito sa ating kalooban and then ipinag-uutos ni Apostle Paul na gawin natin ito, i-put into action. Don't let sin dwell in your mortal body or don't give in to the desires of the flesh. And this automatically leads us to the human side of sanctification, ang ating part. Alalahanin po natin ang kasalanan ay transgression of the law. Ang kasalanan ay paglabag sa batas. There is a great danger to see sanctification as a work of human determination to keep the law. There is also a danger of people using their works to justify themselves before God. At isa-isang sinagot ni Apostle Paul ito, "For sin shall have no dominion over you, for you are not under law, but under grace." At meron pong dalawang punto ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Una, the impotence of the law. The impotence of the law. Pangalawa, the power of grace. Tayo po muna ay manalangin at hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. O Lord, nandito po kami sa pag-aaral ng isa sa pinakamahirap na teksto ng Biblia na namimisinterpret ng maraming mga tao to the damnation of their souls. Tulungan ninyo ang inyong lingkod na ipahayag ang katotohanan sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. The impotence of the law. Ang batas po ng Diyos, ang kautusan ng Diyos is completely impotent sa dalawang bagay, mga kapatid, mga kaibigan. Una, the law cannot make you right in the sight of God. Ang batas ay hindi po nakapagliligtas sa iyong kaluluwa. The law does not make you right in the sight of God. Hindi ka mapapawalang sala sa pamamagitan ng batas sa harapan ng Diyos. Wala pong merito ang batas. Nakita natin ito sa Romans chapter 3 verse 20.
Impotent po ang batas upang i-justify tayo sa harapan ng Panginoon. Romans 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. You see? Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ang function lang ng batas ay upang maunawaan natin kung ano ang kasalanan. Sin is a transgression to the law. Pero ang pagsunod natin sa batas ay hindi po tayo nagiging ganap sa harapan ng Panginoon. It doesn't make us right in the sight of God. It has no merit. Bakit po? Tayo pong lahat ay naglumabag sa batas ng Diyos. We have all broken God's law, and so we are condemned by the law. And the wages of sin is death. Wala pong New Year's resolution, wala pong reformation ang makapagpapabago sa katotohanan ito. We are condemned in the sight of God. Now, itatanong natin kay Pablo, wait, Paul, aren't you telling us to yield our bodies as instruments of righteousness? Wala bang merit yan sa harapan ng Panginoon dahil ipinag-uutos mo? Yield your bodies as instruments of righteousness. Walang merito yan para sa hindi mananampalataya. For the unbeliever, it doesn't earn his justification before God. For the believers, it makes him more sanctified and more like the Lord Jesus Christ. Now, multitudes of people in the whole world, mga kapatid, mga kaibigan, they believe that they are essentially good people. Itanong mo sa mga tao, majority of the people in the world, they believe that they are basically good people. Nagpipretend sila, nagkukunwari sila na kung titimbangin ang kanilang buhay sa harapan ng Diyos, if the Lord will have this weighing scale or scale in a balance, good works, bad works, they pretend na mas mabigat ang kanilang good works, and they pretend that their good works will keep them out of hell. That's the position of the majority of the people in the world. Ang katotohanan po, mga kapatid, mga kaibigan, is that sa buong buhay nila, iginugol nila ang kanilang buhay sa paglabag sa batas ng Diyos. They have blasphemed God's name. They have stolen things, properties that are not their own, kahit maliit na bullpen lang yan. They have told lies, nagsisinungaling. They lusted after people they are not married to. At ang katotohanan is, they will stand before God guilty and condemned. So yun ang unang bagay na impotent ang batas. The law cannot make us right in the sight of God. Pangalawa, the second thing that the law cannot do is change our heart. Hindi kayang baguhin ng batas ng Diyos ang ating puso. The law makes these demands. May utos ang Diyos. Matindi ang demand ng utos ng Diyos. Simple and straightforward. You shall not, you shall. Diba? Grabe ang demand ng batas ng Diyos. There are the 10 simple commandments. But the truth is, we cannot keep them. We cannot keep them. Now remember, kung wala ka pa kay Kristo, nasa linya ka pa ni Adam, we discussed it in Romans chapter 5. Kung wala pa ka pa kay Kristo at na kay Adam ka pa, we are, according to Latin word, non posse, non picare. Ang ibig sabihin nitong non posse, non picare is, we are not able not to sin. We are not able not to sin. We cannot help but sin. At ang rason, mga kapatid, mga kaibigan, sin is our high delight. Nag-i-enjoy tayo sa kasalanan. Oh, we love our sin. It brings us pleasure. Now, something wonderful happens in our salvation. Meron pong nangyari sa ating kaligtasan. Ang ating puso ay nabago. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang ating puso ay nabago. You are changed.
The old man is crucified according to Romans chapter 6, binasa natin kanina. Nangyari ito. At nangyari ito sa pamamagitan ng biyaya. Kaya ang sabi ng ating teksto, you are not under law, but under grace. Kasi ang law, walang kapangyarihan ang law na gawin tayong ganap sa harapan ng Diyos. At walang kapangyarihan ang law na baguhin ang ating puso. If you are under law, then you are under curse. But if you are under grace, oh, grace provides what the law cannot provide. Yung puso na sumusunod sa batas ng Diyos, hindi po tinatanggal ng biyaya ang batas ng Diyos. That's the problem of the antinomians. They make grace as antithesis to the law or opposite to the law. The law has no power, but grace provides what the law could never do. Now, ano ba ang pinoprovide ng biyaya na hindi kayang iprovide ng law? It has something to do with dominion over us. Dominion. Kung batas lang, hindi natin masunod ang batas, bakit? Ang kasalanan ay naghahari sa atin. Kung wala pa tayo sa biyaya, naghahari ang kasalanan. Pero, kung tayo ay nasa biyaya, ang sabi dito sa verse 14, sin shall not have dominion over you, for you are no longer under law, but under grace. We are not talking about the abrogation of the law, but we are talking about dominion. Dominion. Kung ikaw ay ilalim ng batas, abay, walang kapangyarihan na baguhin ang puso mo, walang kapangyarihan na ituwid ka sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng batas. The law is good according to the Apostle Paul, pero ang kasalanan ang naghahari sa atin. Now, sa ilalim ng biyaya ng Diyos, binago niya ang ating puso. Ang ating dating pagkatao ay namatay sa kasalanan at nabuhay sa ating Panginoong Hesukristo sa panibagong buhay, at pinaghaharian na tayo ng biyaya ng Diyos by the power of the Holy Spirit. So yun po ang unang punto, the impotence of the law. Dalawang bagay, the law cannot make us right in the sight of God, and the law cannot change our heart. Now, pangalawang punto, the power of grace. Ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Well, ano bang biyaya ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan? Ang biyaya ng Diyos ay may kapangyarihan na baguhin ang ating puso. Praise God! Ang imposibleng magawa natin, pumasok ang biyaya ng Diyos. God comes to us in spite of our wickedness. Ang Diyos ay dumating sa atin. Without any merit of our own, binago tayo ng Diyos. He transforms us. May kaibigan ako sa college na nagsasabing, saka pa lang ako magseryoso sa ating Panginoon kung mabago ko na ang sarili ko, kung malinis ko na ang aking sarili ko, saka pa lang ako lumapit sa Diyos. Nakakahiya namang lumapit sa Kanya nang marumi ka pa. So I have to cleanse myself first. That's human merit. That's a vain effort. No one can be justified in the sight of God by keeping the law, by cleansing ourselves. Ang ating katuwiran ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. But grace says, ang sinasabi po ng biyaya, come to Jesus Christ just as you are. Lumapit ka sa Diyos just as you are. And He will cleanse you, and He will pardon you, and He will transform you. So, ang ginagawa ng biyaya sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, is that pinapakita ng biyaya sa atin ang kapangitan ng ating kasalanan. Pinapakita ng biyaya ng Diyos ang ating kasalanan sa paghihimagsik laban sa Diyos. Ang ating pusong masama, abominable in the sight of God. And then pinapakita ng biyaya sa atin ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kanyang pag-ibig at awa at habag sa mga makasalanan na tulad natin. At pinapalambot ng biyaya ang ating puso. And we fall in love to our Lord and Savior Jesus Christ. We fall in love.
And because we fall in love to the person and work of our Lord Jesus Christ, ay tinalikuran natin ang ating kasalanan. That's repentance. At umaasa lamang tayo sa merito ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Grace has made Jesus Christ our greatest desire. Yun ang kapangyarihan ng biyaya. It has the power to change hearts. Pangalawa, it has the power to change the desire of our heart. At palagi nating binabanggit sa pulpitong ito over and over again na ang Christian life is a conflict of desires. Because the old man has already died. Ang desire ng old man ay kasalanan pa. Walang conflict yun. Kung ano ang sinasabi ng old man, gawin mo ang kasalanan, sinusunod ka agad, walang ka-struggle. Pero noong namatay na ang old man at nagkaroon na tayo ng bagong buhay, pero nananatili pa rin tayo sa ating mortal na katawan na na-impluensya pa rin ang kasalanan, meron na pong conflict. So here is now the new man waging war against the deeds of the flesh, against our mortal body. That's the clear doctrine of the scriptures. Kaya ang tunay na Christian ay meron talagang warfare, merong struggle against sin. Ang hindi tunay na Christian ay wala pong struggle. Walang struggle. Nag-i-enjoy pa nga eh. Because before we are saved, bago tayo naligtas, meron lamang tayong iisang hangarin upang aliwin ang ating laman, upang isatisfy ang ating laman. Sin brings the flesh pleasure. At yun ang ating greatest desire bago pa tayo naligtas. At ang hinahanap ng ating laman ay ang mga bagay na makasalanan, pangit sa harapan ng Panginoon. Galatians chapter 5. Verses 19 to 21. Ito po yung hinahanap ng laman bago po pa tayo naligtas. Galatians chapter 5 verses 19 hanggang sa 21. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugo, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito, binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Now, kung tayo ay niligtas na ng Panginoon at binigyan tayo ng bagong puso at bagong desire sa pamamagitan ng biyaya niya, meron na pong giyera. Ang tawag po ni Peter dito ay digmaan, pakikidigma. 1 Peter chapter 2 verse 11. Anong sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 11? There is now warfare. 1 Peter 2:11, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa iyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. So you see, it's warfare, digmaan, nakikipaglaban. Now kung tayo ay nasa ilalim ng batas at hindi nasa ilalim ng biyaya, mga kapatid, mga kaibigan, under the law, there was no power to resist this body of sin. Sa ilalim ng batas, there was no power to resist this body of sin. Pero pinaalalahanan tayo ni Pablo sa verse 14, you are not under the law. Instead, we are under grace. And the result of this is that sin shall have no dominion over you. Why is this? Because hindi lamang ang biyaya ng Diyos ay nagbabago ng ating puso. Hindi lamang ang biyaya ng Diyos ay nagbabago ng ating desire, pero ang biyaya din ang nagbibigay ng bagong desire. That's the power of grace. Binibigyan din tayo ng bagong hangarin.
Bagong desire. Christ has become our greatest desire. The name of Jesus Christ is the sweetest name of all. Si Jesucristo ay naging precious na precious sa ating paningin. He has captivated our heart. That's true. Dati wala tayong pakialam sa Kanya. In the doctrines of grace, at nire-refer po natin ito as TULIP for easy remembering. TULIP, total depravity or total inability, unconditional election, limited atonement. Yung letter I noon is irresistible grace. Irresistible grace and then perseverance or preservation of the saints. Isa sa mga acrostic nito ay irresistible grace. Ano bang irresistible grace? Yung tipong pinipilit ko ang aking anak na hindi kumain ng ampalaya, napakakainin at papaluin ko. Irresistible ang papa. Alam ko na ang ampalaya ay mapait, pero kailangan kainin. Sige, kung hindi mo yan kakainin, palo! Hindi nakatanggi ang anak, irresistible ang papa. Pero hindi po ganyan ang biyaya ng Panginoon. Hinding-hindi tayo makakatanggi sa biyaya ng Diyos. Bakit? Dahil binibigyan tayo ng Diyos sa ating puso ng desire to obey Him and to follow Him and to come to Him and to believe in Him. What is irresistible grace? It is simply this. When the Holy Spirit convicts us of our sin, nakikita natin ang ating sarili bilang marumi, vile, wretched, and condemned. But then, kung ang ating puso ay binago, nakikita natin si Jesucristo na tanging Diyos, na tanging lunas sa kasalanan, ang kanyang dugo. And so, meron tayong pagnanais na lumapit kay Kristo, magtiwala kay Kristo, manalig kay Kristo lamang para sa ating kaligtasan. At tayo ay lalapit sa Kanya. Irresistible grace indeed. Irresistible grace. Si Howie Severino, meron siyang cameraman na pinaliwanag sa kanya ng masinsinan dahil siya po ay recipient ng isang pag-aaral sa COVID. May COVID siya eh. Siya ay recipient, pinaliwanag. Kailangan pa ng pagkumbinsi. Sige. Aalagaan namin kayo kasi part ka ng worldwide research against COVID. Okay naman siya ngayon, ginagamot pa siya ngayon sa hospital, pero isa siya sa recipient ng pag-aaral. Pero maaari niya itong tanggihan. Kung hindi ipaliwanag ito sa kanya, pero nung ipinaliwanag sa kanya, hindi pa certain kung magkabisa ba ang pag-aaral sa gamot sa COVID, hindi pa certain, pero pumayag na rin siya. Kumbaga, taking chances, pero si Jesucristo, kaibigan, hindi po ito taking chances. Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, kung magtiwala ka, sapat na upang burahin ang lahat mong kasalanan. Hindi ito taking chances. The blood of Jesus Christ is sufficient. Pinapakita ito ng biyaya sa ating puso. Nakikita natin ang kagandahan ni Kristo. And so walang pag-aatubili, irresistible grace nga. Tumakbo tayo papunta kay Kristo dahil na kay Kristo lamang ang kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Na kay Kristo lamang ang ganap na kaligtasan. That's grace indeed. Praise God. The desires of the flesh are still here, nag-i-influensya pa rin sa atin. But the love of Christ exceeds all this. Let us be honest. Lalong-lalo na kung pabayaan natin ang ating means of grace, ay ang salita ng Panginoon ay pinabayaan natin, hindi natin sinunod ang sinabi ni David, "Your word have I hidden in my heart that I may not sin against you." Abay, may mga times talaga na manlalamig ang ating kaluluwa at ang isa sa dahilan doon ay ang pagpapabaya natin sa means of grace, sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. But then, hindi hinahayaan ng Diyos ang kanyang mga anak na mananatili sa ganoong kalagayan dahil dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak na minamahal. And so, He brings us back to the feet of the Lord Jesus Christ. Our obedience is motivated by Christ. Now, bakit po maraming mga Kristiyano
Nagki-claim sila na Christian pero wala pong pagbabago sa kanilang buhay. Bakit kaya? They still live according to the flesh. Now, ipagpalagay na lang natin na tunay silang Christian. Pero bakit parang wala pa rin pagbabago sa kanilang buhay? Dahil maaring ang kanilang obedience ay legal obedience, hindi evangelical obedience. Ang legal obedience po ay yun po ang pagsunod sa batas ng Diyos na grudgingly or parang pabigat or out of necessity. Yun yung legal obedience, obeying the law of God out of necessity. The law of God is irksome. Pero takot din sila na hindi gawin ang batas ng Diyos. So this type of obedience, mga kapatid, mga kaibigan, is really inconsistent. Because the law carries no power. Wala pong kapangyarihan ang batas upang bigyan tayo ng desire, upang bigyan tayo ng kapangyarihan to obey. No, no, no. Itong uring obedience na ito ay they will reduce the demands of sin to justify their actions, itong mga taong ito. Legal obedience. Their heart is not in it. Napilitan lamang. They've never fallen in love with Christ. Now, para sa akin, hindi talaga ito description ng isang tunay na Christian. Pero meron tayong charity. Pagpalagay na lang natin kung tunay na Christian, kailangang matanggal itong legal obedience. Now, evangelical obedience, binanggit po natin ito sa Sunday School, is obeying God out of true love. Yun yung pagsunod natin kay Kristo na bugso ng tunay na pag-ibig. True love. Baga, true obedience can only flow from true love. Kaya nga sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. We take great joy in honoring and obeying Him. At ang punto dito, mga kapatid, mga kaibigan, there are thousands of people who really never met the Lord Jesus Christ. Ang kanilang highest desire ay nagkukontrol sa kanila. At kung si Kristo ay hindi ang kanilang highest desire, yun ang nagkukontrol sa kanila. At yun ang nagmamanifest sa kanilang action. If their desire is not Christ, automatically their desire is the flesh. And because of that, sin will always be their master. Para sa kanila, Christ is not enough. Walang kaluwalhatian si Kristo, hindi magandang nasain. Mas maganda pa yung pleasures and enjoyments of this world. Hindi nila nakikita si Jesus Kristo as the pearl of great price. Diba the parable? Na merong isang gem collector at nung nakahanap siya ng pearl of great price, ipinagbili ang lahat ng kaniyang mga inferior gems upang maangkin lamang itong pearl of great price. Now, nakita ito ni Pablo eh. Kaya yung kaniyang distinction as a Pharisee, Hebrew of Hebrews, lahat ng prominence ni Paul, he gave them all up. Maangkin lamang si Kristo because Jesus Christ is the pearl of great price. Now, para sa mga taong ito, Jesus Christ is not the pearl of great price. Now, it is not possible, however, for a Christian to be under the dominion of sin. Bakit? Because we are motivated by our love to Christ or love for Christ. We choose not to obey the desires of the flesh because we have found a higher desire and that is our Lord Jesus Christ. Na dumako po tayo sa mga aplikasyon para sa mga mananampalataya. Papaano ba natin ito i-apply sa ating sanctification? Ang sanctification ha, bunga yan ng justification. Hindi ang sanctification ang nagliligtas sa atin, which is the essence of the old religion na ang sanctification ang nagliligtas. No, no, no. It's justification by faith in Christ alone. But sanctification is the evidence of justification. Paano natin ito i-apply sa ating sanctification? What is the secret to sanctification? Now, para sa iba, yung sanctification nga is a set of rules. Set of rules. Parang do not do this, do not do that, deny self, press on, flee from sin. Well, to a degree it is true.
Kasi malinaw naman na mababasa natin sa New Testament na meron tayong duty. Ang mga magnanakaw, huwag nang magnakaw. Ang mga tamad, magtrabaho na. Pero papaano natin gawin ang mga bagay na ito? If we set out to deny our flesh by the power of the flesh, tiyak na bagsak po tayo. If we seek to obey the law of God by the power of the flesh, we will really fall. We will fail. It is just trying to obey the law in the strength of the flesh. That's trying to obey the law in the strength of the flesh. Pero noong sinabi ni Pablo, you are not under law but under grace, Paul is talking about the higher order of grace. Hindi yung common grace, ha? Hindi yung common strength, common self-control. No, no, no. By God's grace, our hearts are transformed and we are united to Christ. Ang ating puso ay na-captivated sa ating Panginoon. At dahil dito, sinabi po ni Apostle Paul, sin shall not have any dominion over you. Bakit? Yun ang gustong gawin ng kasalanan sa mga Christians. Gusto pa nilang maghari muli. Gustong maghari muli ng kasalanan. At ang entrance ng kasalanan sa mga mananampalataya ay ang ating mortal flesh. Ang ating body, ang ating flesh. Kaya nga sinabi ni Paul, let not sin reign in your mortal body to obey the lusts thereof. Because the desire to please Christ is greater than the desires of the flesh. Ang sikreto po sa sanctification or pagpapabanal is not striving to keep harder to keep the law by our strength. It is giving yourselves over to those things that increase your desire for Christ. It is meditation upon the law of God. It is reliance upon the grace of God. Prayer and meditation, salita ng Panginoon, reading, meditation, memorization, study, hearing it taught and preached. At pagbabasa ng mga godly books, lumipas na po ang 2019. Ilang libro ang nabasa mo noong 2019? Tinatanong ko mga kapatiran dito, ilan? Nakailang libro kayo noong 2019? Baka naman natapos na lang yung 2019 ay wala tayong nabasang libro na Christian book. Ay baka naman papatapos na ang 2020, nasa kalagitnaan na tayo ng 2020. Ilang libro na ang nabasa natin? Mga PDF books, mga e-books na mga good books. And then fellowshipping with one another na sa mga taong umiibig din sa ating Panginoon. And at the same time, talikuran natin ang mga bagay na nakakapag-hinder sa ating desire para kay Kristo. Alam niyo ba kung ano ang nakakapag-hinder sa ating desire sa ating Panginoong Hesukristo? Mobile Legend. Facebook. Twitter, hindi masyadong uso sa Pilipinas. Yun yung mga bagay na nakakapag-hinder. Oo, pagising pa lang ng umaga, cellphone na kaagad. Hindi, imbis na pagising sa umaga, punta ka agad sa secret chamber at manalangin, magbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Pak! Pinakaunang chinecheck cellphone. Pagdating sa sasakyan, sumasakay sa jeepney. Imbis na gamitin ang time na mag-isip, umupo habang tumatakbo ang sasakyan. Pak! Bunot ka agad sa cellphone, sa bulsa, sa bag. Wala nang time for thinking about the love of God. Wala nang time for thinking about the grace of God. Delikado po, delikado. Now, this is true in any situation wherein you are tempted to break the law of God. Ang verse 14 po, mga kapatid, mga kaibigan, it does not abrogate God's law, sapagkat ang sabi ng Biblia, the law is a reflection of God's righteousness. But verse 14 of Romans chapter 6 reminds us of the importance of grace and our union with Christ. Para sa lahat ng mga nakay Kristo, the law is no longer a burden. Yun ang sinabi ni Apostle John. The law of God is not burdensome. 1 John chapter 5 verse 3, please flash it. 1 John chapter 5 verse 3, the law is not burdensome. 1 John chapter 5 verse 3, ang sabi po dito,
sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Now, para sa mga unbelievers, talagang pabigat ang utos ng Diyos. Kinamuhian pa nga nila eh. Romans 8:7, please flash. Romans 8:7, ang utos ng Diyos ay pabigat. Isang palatandaan na hindi ka pa tunay na ligtas, hindi ka tunay na Christian kung ang utos ng Diyos ay pabigat. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Kaibigan, ikaw ba to? Does it describe the condition of your heart? Pagkapuot laban sa Diyos, hindi napapasakop sa salita ng Diyos at hindi nga maaari. Your heart is not yet changed. Ang sabi ng Biblia, if a person does not love the Lord, let him be accursed. Kaibigan, wala na pong ibang lunas sa kalagayan mo, si Jesucristo lamang. Ang biyaya ng Panginoon na makapangyarihan, na nagpapabago ng ating puso, na nagpapabago ng ating desire, at nagbibigay sa atin ng panibagong desire. And that is the Lord Jesus Christ and His glory and His grace, His love, His mercy, His compassion. All of these things are delight unto our soul. At ang good news is that ang sino mang lumapit kay Kristo, kailanman hindi niya itataboy. Kaya't lumapit ka na kay Kristo, ngayon na, kaibigan, ililigtas ka niya, lilinisin ka niya, patawarin ka niya. Then and only then, the law of God is your delight. The law of God is your pleasure. You can say with David, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa inyong salita sa umagang ito. At naway lumago po ang tunay na nakay Kristo. Lumago sa aming pag-ibig sa inyong salita, sa inyong kautusan. Your word have I hidden in my heart that I may not sin against you. At nawa po ay naisin ng mga wala pa kay Kristo. Ano ba itong biyaya? Now, naway hipuin ninyo sila, O Diyos, so that they will come to Jesus Christ to avail of His saving grace. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.